Ayan, ang ganda mo na kamukha mo na mami mo, oh. Ganda. Hmm. Thank you, tita. Hintay ko na lang po si daddy sa labas. Oh, sige, sige, sige. Hmm. Sige na. Bye-bye po. Hmm, bye-bye. Sige. Bye-bye, mami. Bye, baby. Ami. Hmm. Kinausap ako ng isa sa mga doktor ni Eva. Sabi niya, magkamukha daw sila ni Felix. Nung tinitignan ko nga sila, oo eh, parang magkahawig nga sila. Kinausap ko din yung pedyo ni Eva tungkol sa pagmatch ng blood type nila. Sabi niya naman sa akin, ipa-DNA test ko daw sila para makasiguro. Alam mo, Melissa, narinig ko nga yan nung nag-usap kayo ni Dr. Velez. Ano yung magagawin yan? Hindi pa pag ginawa ko yun. Parang iniisipan ko na masama si Felix. Isipin mo, Amiya, pagkatapos ng lahat ng ginawa niya para sa amin, iisipin ko pa ba na masamang tao siya? Okay, fine. Asawa mo siya. Dakilang asawa mo siya. Pero sorry, Melissa. Hindi ko lang talaga maalis sa isip ko. May kutob lang talaga ako. Na baka nga si Felix ang natay ni Eva. Hindi. Siguro, hindi. Nagkataon lang na nag-match yung blood type nila. Hindi si Felix ang ama ni Eva, hindi. But parang hindi ka masyadong convinced. Bakit kasi hindi mo nalang tanungin si Felix ang diretsahan? Hindi ba nakinala si Melissa na nag-match ang dugo niya ni Eva? Parang hindi. Wala naman siya mini-bring up sa akin. Pare, so that means okay na ang lahat sa inyo. Hindi iniisip ni Melissa na ikaw ang lalaki sumira sa buhay niya. Tapos nagkataon po nakataka si Brian. Malinis ang lahat. Malinis ang ngayon. Pero hindi natin masasabi. Baka mamaya bigla na namang pakita si Brian. Hindi pa rin siya nahanap hanggang ngayon. Felix, hindi ba ikaw ang nangako kay Brian na tutulungan mo siya tumakas? Nangako ko nga sa kanya. Pero hindi ko naman nagawa kasi naging busy ko kay Eva. May tumutulong sa kanya. Kung sino man yung binawasan yung problema ko. Oh, buti naman dumating ka na. Gutom na ako eh. Bakit parang binagyo tong bahay ko? Hindi ka ba nakaalibad ba rin sa mga kalat mo? Hindi naman. Nakakainip dito. Walang magawa. Pwede ba akong lumabas man lang? Kahit manood ng sine, madilim naman dun. Walang makakakita sa akin. Hindi ka nga po pwedeng lumabas. Hello, Mama? O, Rebecca. Meron tayong family photoshoot this afternoon, ha? Siguraduhin mong dumating ka. Nasaan ka nga pala? Nasa salon po. I'll be back in time for the photoshoot. Sinong kasama mo? Si Sheila. Okay. Basta dumating ka later. Bye. Sinabi na huwag kang maingay eh. O kainin mo na yan. Salamat ah. Salamat. Dumi-dumi ng bahay. Maglinis ka naman. Sige, mamaya. Hi, tita. Si Rebecca po. Akala ko magkasama kayo. Wala naman po kaming usapan, but anyway, I'll just go na lang po kung wala po siya rito. Sige po. Bye. Bakit kaya
nagsisinungaling sa akin ng babaeng yun. Siguro meron siyang tinatago. Hello, Daddy! Hello, Tita Kanet! Inayusan po ako ni Tita Amin ng hair. Ready na po akong magpa-check up sa doktor. Talaga? O sige, yaya sa akin na kayo sa kotse. Felix! Pwede ba tayo mag-usap? Hi. Ano yan? Meron ka bang tinatago sa akin? Tungkol sa pagkatao mo? Anong ibig mong sabihin? O si Ami kasi, kung ano-ano sinasabi, naisip niya, bakit doon nag-match yung dugo niyo ni Eva. Kaya, nagtataka din ako bakit nga magkaparehas kayo, eh, hindi naman ikaw yung tunay niya.